guys, good day. Papunta tayo ngayon sa car shop para magpapalit ng mga gulong at brake pad. May 2 years na din po kasi itong sasakyan ko at nakaka 94,000 kilometers na, and na-notice ko po yung gulong niya. Though makapal pa po siya, hindi pa po siya hudpod or kalbo, pero na-notice ko po na nagkakaroon na siya ng mga bitak-bitak or cracks. Sa akin po, hindi ko po ito recommendation dahil hindi po ako expert, pero ginawa ko po para ma-maximize ko yung usage ng ating gulong at makatipid ako. Inoobserbahan ko po yung kanyang groove kung okay pa. Yung iba po ay nag-a-advise sila na kung gumamit ka ng coin, and then pag malalim pa ang baon ng coin is okay pa yung gulong. Pero pagka mababaw na ang baon niya is good na siya or worn out na at kailangan ng palitan. At yung another way naman po to check kung malalim pa yung grooves ng gulong, eh observe po natin visually, kasi yung gulong po pagka matagal na or matanda na ay nagkakaroon ng mga cracks. Kung parang kagaya po sa tao, pag matanda na nagkakaroon ng wrinkles. Ngayon po pagka may mga cracks na, ibig sabihin po medyo rumurupok na yung materials niya, yung quality. At sa kagaya po na malayo ang binabiyahe ay very risky po yun. Pwede po tayong masabugan ng gulong along the way. Lalo na po ngayon, sobrang init ng panahon dito sa lugar ko. Para sa aking kaligtasan ay napagdesisyonan ko po na papalitan na lahat ng gulong. Okay guys, so ganito po ang pag nagsasakyan tayo ay medyo magastos po talaga. So kailangan po natin i-consider yung method ng tinatawag na life cycle costing. Yung life cycle costing po kasi, ang pamamaraan na yon ay kailangan mo i-consider yung initial cost at running cost ng isang equipment or machinery. Ngayon po, sa pagpipili ng let's say sasakyan, huwag po tayong mag-focus lang sa isang brand at sa isang, let's say, gusto mo kasi yung design na yon. Dapat i-consider natin yung magiging initial cost niya at running cost niya. So pwede tayong mag-consider ng tatlong uri ng brands na magkakapareho ang specification just for the purpose ng comparison. So meron po kasing mga magagandang brand, mahal yung initial cost niya pero masusulit mo naman po sa running cost niya. Bigay tayo ng example, yung magkakaparehong specification ng sasakyan, Toyota Fortuner at Ford Everest at saka yung Montero Sport. So pwede po na yung Toyota, pwedeng mas mahal siya sa initial cost compared doon sa dalawang counterpart niya. Pero pagdating naman po sa maintenance ay mas makakamura ka sa mga pyesa, mas common yung pyesa at saka mas matatagal ang buhay. Sa para po hindi po masira yung ating budget, kailangan din po nating compute-in o i-estimate ang magiging running cost niya. Kasi po diyan nagkakaroon ng problema ng stress yung mga taong nagbabayad ng, let's say, ng installment, na iisipin mo, initial cost nito ay ganito, magma-monthly ka ng 15,000. So sasabihin mo, kaya ko na yan, sige, kukuha na ako ng sasakyan. Pero without considering na meron pa tayong running cost, na once na kinuha mo yung sasakyan na yan, maliban doon sa monthly amortization niya na 15,000, assuming na 15,000 yung monthly na binabayaran mo dyan, hindi lang po yan ang pagkakagastusan mo sa mga susunod na buwan. Meron ka pa pong maintenance cost, so magbabayad ka sa change oil and change filter niyan every 5,000 kilometers or every 10,000 kung synthetic ang gamit nyo. At meron po kayong regular din dyan na pagkakarga ng diesel or ng gasolina. Another expenses din po yan. What else po? Pagka nadumihan yung sasakyan nyo, syempre, kailangan nyo rin magpa-car wash.
So, kailangan alamin natin yung frequency ng pagkakagastusan natin na yon sa running cost para po makompute natin kung ilan ang kakailanganin nating budget monthly para doon sa mga maintenance na yon. So, kagaya po sa akin ngayon, after 2 years ako magpapapalit ng mga gulong. So, medyo malaki-laki rin po ang cost niya ng isang gulong ay nagkakahalaga ng around 2,000 plus. So, R14 po kasi ang gulong yata nito. Naranasan ko po magpapalit ng mga gulong nung sasakyan ko sa Pilipinas. Murang-mura na po na brand yun, hindi masyadong kilala, made in Indonesia. Nabili ko po ang bawat gulong niya is 2,500. So kung apat po papapalitan mo, hindi ko muna kasi pinapali yung spare tire during that time. So nagkakahalaga po siya ng 10,000 sa isang palitan. So i-consider po natin yung mga ganong pagkakagastusan sa running cost. Huwag lamang po yung initial cost ang iisipin nyo na sasabihin nyo, mura lang pala yung down payment at yung magiging monthly amortization ko. Ganito lang pala. So kaya ko na to. Hindi po natin kinukonsider yung iba pang expenses sa side ng running cost. So yun po, yun lang po ang konting kaalaman na maibabahagi ko sa inyo. So kung saan po kayo mas makakamura at mas magiging efficient yung gamit nyo ng isang bagay, yun po ang pipiliin nyo. So panghuli na lang po dapat yung cosmetics niya, yung design, ganun. Kasi madali po maluma yung mga gamit kagaya ng sasakyan. Madali lang po yan mag-face out yung mga designs niya. Every year may pagbabago po sa mga design. Kaya hindi lamang po tayo mag-focus sa itsura, kundi yung kabuuang features ng sasakyan. So yun lamang po yung insight patungkol sa life cycle costing ng isang machinery or equipment na bibilhin natin. Okay guys, ngayon papunta na tayo sa car shop at papakita ko sa inyo mamaya yung pagpapalit ng mga gulong ng sasakyan natin at ng brake pad. See you guys later! A few moments later. Guys, nandito na tayo sa car shop at tinitingnan na po yung quotation ng mga gulong na kailangan ikabit dito at hintayin po natin yung pagdating ng mga spare parts na gagamitin at mamaya po ay papakita ko sa inyo yung pagpapapalit ng gulong. So kung makita niyo po, medyo makapal pa yung gulong ko. Malalalim pa ang groove niya. Ayan. Sobrang lalim pa po ng grooves niya. Pero ma-notice niyo po, may mga cracks na. May mga cracks na siya. Ayan po. Ito medyo... Ayan, nalata po na yung mga cracks na. Good! Tingnan nyo po, oh. Alalim pa ng group, kapal pa ng gulong. Pero manotice nyo po, ayan, may mga cracks na siya. So yan po yung sign na rumurupok na yung materialis ng gulong. So 2 years na din po. 2 years na din po naman yung servisyo ng gulong. Kaya hindi na po tayo magsinayang. Sulit na din naman po. Kaya ka dapat paghandaan natin yung fund natin para sa maintenance ng sasakyan. So mga kaibigan ko, mga subscribers, kung kayo po ay nagbabalak na magsasakyan, ay pag-aralan nyo pong mabuti para hindi po kayo kakamot ng ulo pagka oras na ng gastusan.
So ayan guys, nanipis na po yung brake pad niya. Kailangan na din po natin papalitan yan. So para isang trabaho sa Gastos ay mapapalitan po natin yan ngayon. Kasi para sa kaligtasan natin, lalo malayo yung binabiyahe, yan po, palitan natin yung brake pad. Video. One with the other song. Ano with the family? May family. Kalam, shoot. May sayara change. Company? La! Madam. Madam. Yes. May kids. Madam, hana ula. Philippine. What's wrong with you? Ana have got jeep hana, bas muskala corona. Po yung bagong gulong. Yan. Hindi na po tayo kakabahan sa pagbibiyahe. Kasi doon po sa lumang gulong kinakabahan po ako pagka nagdadrive ako, baka biglang sumabog. Yan po, binabalat na yung gulong. Yan. So, apat po muna papapalitan ko. Umili ako ng maganda-gandang lumang gulong na gagawin kong spare tire kasi hindi naman po yun gagamitin sa araw-araw, kaya hindi ko po muna papalitan yung luma para sa spare tire. So apat lang po muna para pasok sa budget. Restart di ba na? Balance. Balancing. Yan po ang lalim ng grupo. Bagong-bago. Yan po. Balancing daw po ang tawag yan. Para po hindi aalog-alog yung takbo natin. Say balance. So ito po yung luma nating gulong. Kung ma-notice nyo po, hindi pa naman po siya ganun ka-worn out. Ang ganda pa ng groove niya. Pero ito po yung sinasabi ko sa inyo. Oh. May mga cracks na siya.
Ayan, may mga cracks na po siya. Medyo magalaw ang aking kamay. Ayan po, oh. Marupok na po. Kasi luma na, marupok na po ito. So, medyo delikado po ito pag sobrang init ng panahon. At biglang sumabog sa kalagitnaan ng biyahe natin. So, very risky po. Kaya, it's time. It's time to change the tires. Ito po pala ang brake pad. Kailangan palitan. Ito po ang brake disc. So, okay pa naman daw po yung brake disc. Brake pad ang papalitan. Yan, papakilala ko nga po pala sa inyo si Moses. Yan, ito pong sasakyan ko, yung gamit ko ngayon ay si Moses. So isang vlog ko po na ipaliwanag ko po sa inyo bakit may mga pangalan yung mga naging sasakyan namin. Yan po, at kung ano-ano yung mga pangalan nila. So ito po, kasama ko ngayon dito si Moses. At yung sasakyan po namin dun sa Pilipinas ay si Joseph. Yung iba po ay mga wala na, naibenta na po. At yung isa naman po si Isaac ay nandun sa resort, service ng resort. So yun po. Yan po, tinatanggal na yung brake pad para palitan. So sa pagsasasakyan po, maraming kailangan na isaalang-alang. Hindi po ganun kadali na pili ka ng sasakyan tapos na ang usapan. Marami pong kailangan i-consider, lalo na sa maintenance. Ayun, natanggal na po yung brake disc. At lilinisin po ng mekaniko yung brake disc. Awi clean? Kompleto po sila sa gamit dito. Dito po ako lagi nagpapa-change oil and change filter, at napakaganda po ng kanilang serbisyo. Mabilis silang gumawa. Ibig kong pong sabihin, hindi yung mabilisan. Mabilis po silang magbigay ng atensyon sa kanilang mga customers. At maganda yung gawa nila, malinis yung gawa nila. And affordable ang kanilang singil. Yan po, nililinis. Pinipacing po ang tawag yan, is facing. Para linisin po yung surface ng brake disc. Tanggalin yung mga corrosion at deformities. Ganda po yung servisyo nila dito. Mabusisi yung kanilang gawa. At pagka may mga nanonotice akong problema sa sasakyan, dinadala ko dito. Libre po yung kanilang consultation. Ayan po. Natanggal na yung corrosion, yung mga kalawang po. Galing po, oh. Para nasa magandang condition lagi yung sasakyan natin, kasi safety po natin ang nakasalalay dyan. Kaya kailangan alagaan natin yung sasakyan natin. Ayan po, may libre pa silang patubig sa mga customers. Libre po yung tubig dyan. Kumuha ka ng kumuha dyan.
Hanggang po sa malunod ka, wala problema. So yun po, napalamig muna tayo. Libre po yung tubig dito. Kuha ka lang po dun sa refrigerator nila. At after 5 minutes pa raw po darating yung brake pad na papalit sa ating lumang brake pad. Ayan po, malapit na po siya matapos. Ang kinis na po ng surface niya. Oh, konti na lang natitira at matatapos na yung pag-facing. Ayan po, nakabit na yung brake disc. Ang kinis na po ng brake disc. Oh. Maganda ng pagkakagawa. Mas nagiging luma yung sasakyan natin. Mas tumataas po yung maintenance cost niya. So, actually last month nagpalit lang po ako ng battery. Kasi 2 years na din po at nararamdaman ko na hirap na mag-start. At actually po yung naging experience ko noon eh, nung sakto po nung nadala ko dito sa car shop, nung pinapastart na ulit ng mekaniko yung battery para yung engine para sukatin yung bultahin ng battery, ay ayaw na pong mag-start. So sakto lang po na nakarating ako dito sa shop, kaya napapalitan ko na rin yung battery. Ayan po yung tubig na dinideliver nila para po sa mga customers. Ayan, sobrang dami po ng tubig. O, libre po yan. Ayan, abit na po yung gulong sa likod. Harap na lang po ang kulang. So, ito na po yung bagong brake pad. This, the new one, ha? Yeah. This, the old one. Yeah. Okay. A few moments later. Ayan po, tapos na po ang ating maintenance. Bago na lahat ng gulong, bago na yung brake pad, at makinis na yung ating brake disc. Ayan, so bago na po yung ating apat na gulong. So guys, tapos na yung ating maintenance. Nakapagpalit tayo ng apat na gulong at yung dalawang brake pad magkabilaan sa harapan, at medyo gumaan, sobrang gaan na po yung aking bulsa sa dami ng nabawas. Guys, hulaan nyo po kung magkano ang aking binayaran sa maintenance ng sasakyan sa araw na to. Ang binayaran ko po ay 1,170 real. Ito po ay nagkakahalaga sa atin mga humigit kumulang ay 15,000 pesos. So yun po, ganun po ka gastos magsasakyan, lalo na po marami na po yung due for maintenance. Kaya po yung kayo po kung nagbabalak pa lang magsasakyan, please consider po both the running cost and the initial cost. So lalong-lalo na po yung running cost pagkat napakarami pong pagkakagastusan sa maintenance. Okay, let's go. A few moments later. So guys, ito na po yung resibo ng ating ina-maintenance sa araw na to. So ito po sa unahan ay ang labor doon sa mekaniko, at yung pag-facing niya po nung
na brake disc. So nagkakahalaga po ito ng 150 riyal. At pangalawa po yung piyesa po ng brake pad, galing pa po ng Toyota, so original po ito. Nagkakahalaga po siya ng with tax 245 riyals. Yung dalawa na po yun. At yung panghuli, yung panghuli, ito na po yung mga gulong, yung apat na gulong ay nagkakahalaga ng 782 riyals. So, ang total po natin ay nasa 1,170 at nagkakahalaga po yan sa atin ng around 15,000 pesos. So, compute nyo na lang po yung sa computation niya. So guys, at least nagkaroon na po kayo ng idea ngayon kaano po yung gastos sa maintenance ng sasakyan. So, salamat po sa time ng inyong panunood. Don't forget to like and subscribe and hit the bell button para updated po kayo sa mga bagong vlogs natin. So, God bless guys. Bye-bye.